So, yeah. Lyra, come here, please. I'd like you to count the numbers from 1 to 10. In? In? Oh, tinatanong kung ano. In French. In French? Halika dito. Yay! How about in Spanish? Yay! Now, can you count in Tagalog? Tapos, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu. Now, in Surigao nun? Isa, dalawa. Do. Naglibog na. Duha, tuyo, isa, duha, duha, isa, isa, dalawa, dalibog, lima, unum, pito, wayo, siyam, na, napuyo. Nalilito na. Nagmix. Minsan pa kasi sabi niya, nanay, it's beginning to ulan. Nanay, ba't nanay pa tawag sa'yo? Oo, nanay. Inano nyo talaga, nanay. Hindi mami, mama. O mom. Maganda yung nanay. Pero may accent. Saan po naman galing yung hilig niya mag-memorize? Kayo lang po ba yung nag... Siya, napansin ko lang. Saan po yung pinakauna niyang... Yung countries, yung capital cities. Kasi may commercial dati, naalala mo yung sa Skyflix ba yung... What is the capital of Zimbabwe? Tapos parang kalahati lang ng kotse yung bumaba. So, ginoke ko siya. What's the capital of Zimbabwe? Harare. Kasi, oh, sige, dagdagan ko lang ng Amerika, tsaka UK, tsaka Philippines kasi that's where his citizenship. Tatlo kasi passport yan. British, Filipino, American. I wanna go back. So, kinaya niya. Sabi ko, sige, dagdagan ko. Tatlo. Bawat araw din nagdagdagan ko ng tatlo. Kaya pa rin niya umabot na ng the whole of Asia. Sige, dagdagan ko ng Europe, 27 sa EU. Kaya pa yung dinagdagan ko ng 57 na naman sa Africa. Hanggang dinagdagan ko na naman ng ilan ba yung sa North America. Sabi ng kaibigan ko, lagyan ko daw ng flag. Kasi alam niya yung capital. Dagdagan ko ng flag, i-identify niya muna. Doon nag-umpisa yung napansin ko yung memory niya. Tapos sabi ko, ewan ko kung bakit naisip ko yung preamble. Ko lang alam, naubusan ako. Yun na nga, inano ko siya sa ano sa Bible. Nagme-memory verse din siya. Tapos, nag-isip-isip lang ako kung ano pa yung pwede. Kaya pinamemorize ko yung kay Yuyuy kasi provinces of the Philippines. Baka Pilipo yung bata. Subukan natin yung last yung kay Yuyuy. Can you sing the Yuyuy Villain, eh? Can you perform it with us? Oh, nag-Britton pa na buha? Diba? May ring accent niya, mami. Kala mo yun. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Puti, Malabon, Minyas, Malanyaki, from the North, Batalis, Alobat na, Min. Basta alam niya. Pagod na siya. Ay, dati ito last leg. I'm Lyra Taylor. I'm Lyra Taylor. And this is? And this is? BBC. BBC. Broadcasting. Broadcasting. And then? In the UK. And around the world. I'm Lyra Taylor. The headlines. So, mami, doon kayo nag-media sa, ano, sa BBC kayo talaga? Ay, hindi. Hindi naman. No, sa BBC. So, ano, wish lang. Okay. Ano natin yun. But, why not? I-claim. Oo, oo. Katrabaho niya si G-Tonji actually. Yes, we worked together in LA, sa LA 18. Yeah, I was a correspondent on Kababayan Today. And at the same time, I had my web show dun sa main website ng company. Meron akong show na sarili called Ugnayan. So, it's short. It's about, you know,
sort of like a trivia, believe it or not. Alam nyo ba na mayroong ganito? Parang yun nga, yung parang trivia siya na alam nyo ba na yung... Kuya Kim. Oo, yung alam nyo ba na yung first, yung speech ni anong President sa Amerika umabot ng 2 oras, nalalamig na siya, nagkasakit siya dali. That was my show. Pero yung kay G naman, I was a correspondent and reporter for the show. I was wearing multiple hats at the same time doon. Kung ano yung paggawa gawin. All around, yes, I was the show. Kasi maliit lang siya naman siya na channel. So I was the show, I was the staff. Pero ganun din ba ang sweldo mo doon? Maganda ba yung sweldo? Ay, hindi naman siya masyadong cheap. Tsaka hindi siya masyadong bonggacious kasi it's not a mainstream show, TV naman. Pero sa akin, kung ano lang yung basic na kailangan, I got it. Tsaka kung makakuha ka rin ng commercial for you. May kumirin. Meron din kung makakuha na. Ay, sa akin po ito. Usually yung memory, marami siyang memorize din niya yung from Genesis to Revelation. Alam mo? Bible. Sa Bible, memorize. Mahilig siyang ganun. Ang dami siyang pag tinuruan ko siya, hindi niya titigilan yan, memorize niya yan lahat. Kung ano-ano pa nga yung naisip ko, nauubusan na ako. So lately, naisip ko, subukan na lang siguro yung periodic table of elements. Oo, may naggumawa na nun niya. Masyadong maliit pa, pero palay natin. Malay natin kayo. Anong name niyo po? Name ni Bagets? Paano kayo? Saan kayo bali? To where? Mabena, sandali lang ha. Hi, I'm Effie Barker. And I am a Filipino-American. And I was born and raised here in the Philippines. I went to university in Siliman, in Dumaguete. And I've worked here before in Manila, call center agent after graduation. But I did a little bit of radio in my town before, profiles pa rin, and also in print media when I was in Dumaguete. Ano po natapos niya? I finished mass communication sa Siliman. Then I took journalism certificate in UCLA sa America na. Tapos, I worked in LA 18 KSEI TV for Kababayan Today with Gitonji when I was in the States. And then I met her dad when I was in LA kasi nadistino din yung dad niya doon. Ano po word ng dad niya? And his name pa? Pwede? Ano? Medyo, confidential? But it's a government. He's a government. Tapos, ano tawag dito? So, sumama ako sa dad niya sa England. Kasi I had her already. Nauna si ano? So, made in America. Delivered in the UK. Taray. So, kaya tatlo passport niya. Tatlo. Okay. Ina-register ko. Ito rin yung, I'm gonna mention of how I really want her to identify and ma-embrace niya yung pagka-Filipino niya. Dahil 1 month pa lang siya noon or less, I guess. Pumunta talaga ako. Pandemic pa yun. Kasi pinanganak ko siya January ng 2020. Nag-lockdown sa UK ng March. Hindi, kineschedule ko talaga, pumunta ako sa embassy. Gusto ko siyang ma-register sa Filipino. Talaga? Tapos after 9 months, pumunta ako sa US embassy. Pinunan ko siya ng So paano ang standing niya po? Tatlo. Filipino citizen? American. Kasi American citizen ako po din. Siya, okay. So tatlo. So yung blood niya, Filipino lang at British. Oo. So mas US citizen pala si Bagets. Oo, pa ganito. But ayaw American niyo po mag-UK. Ako? Ayaw niyo siyang kasi, British citizens. Oo, kasi nakukuha naman, she's exposed to British, pati yung English, hindi ko siya tinuturuan ng English. Kasi may access siya doon ng English. So, ako nga lang, sa Bisaya, Alcance. kasi ako lang mag-isa. Tapos, sa buong paligid niya, puro British accent. So, kailangan ko talaga to work hard, na kaya in-impose ko sa bahay, when you're with nanay, no English with nanay. Ganun ako. Napipilitan siya minsan. Dumudugo-dugo na siguro yung I want to speak English. No English with nanay. Pero nagsiswitch din siya. Alam na niya ngayon. Pag dun siya sa daddy niya, nag-English siya. Pero Tagalog, marunong po siya. Marunong. So pwede nga siya mag-showbiz. Oo, pwede siya. Bisaya din. Oh. Nakakatawa ngayon yung mga Bisaya. Saka she's very jolly. She's also very, nakakaintindi talaga siya na the only time na mag-irritate siya pag gutom at antok. Pwede pa yung gutom. Pero yung antok,
kailangan mo talagang agapan yan, hanap mo ng paraan. Anong plano niyo po sa kanya? Well, she's studying. She's going to real school, as she say, when we go back to England. It's called an infant school. Yun talaga yung parang grade 1 yata dito. So, she's gonna continue that until we will go back to the States on, hopefully back April or May next year. We're going back to the States. So, pero from here, diretso po lang ang QK? We're going to the province, sa Surigao. Mag-stay kayo doon? Mag-stay with her lola mami. How many months po? Roughly about 25 days. And then we balik go na UK. August 31st. Kasi nga, 1st of September, school na niya. Ayoko ma-miss niya. So that would be the plan unless there would be a good opportunity. So paano po kayo kukonta kayo pag may interesado? Yung manager niya, si Phil Dada. Okay. Ay, manager. So, tinutulungan natin siya. Eh, paano kung halimbawa kung mag-i-stay dito si Bagets? Di ba, ang artista dito, kailangan naka-stay. Ang hirap naman nung... Oo, we would have to make accommodation. We would accommodate naman kung anong kailangan. If it's a good project, we would do it. Ano bang gusto niyo pong gawin ni Lara? To begin with, print mga commercials niya. Kasi may madugo pag nag-artista na tayong movie, mga teleserye. Baka ma-unpokin. I don't know how it works during the taping. Kung may taping ba pag gabi. Ay, ako. Meron ano yung rules? May rules. Right. Meron lang. Ilang oras lang. Pero nag-audition po ba siya sa Going Bulilis? Wala pa. I don't think tumatanggap ang Going Bulilis ng 4 years. So, I think mga 6 or 7 sila tumatanggap. Kung doon nung nandun kami sa Palawan, yung mga 6 years at 7 years, ay, malaki pa siya. So, 4 pa lang pala si Lara. Cute, diba? Alam, may blessing po ba ni daddy niya? O tatay? Na-explain ko naman at sabi ko sa kanya if there are good opportunities. Pero mahabang usapan, in-explain ko pa lahat yung ganito. Paano po niya dinatawag ang kanyang papa? Daddy. Jadze. May accent din talaga. Pero gusto po ba talaga niya? Alam po ba niya itong nangyayari ngayon? I don't think so. I don't think naiintindihan niya. Pero may gusto siya. Pag maraming tao, she enjoys it. At nagpapakita ng gilas, nagkita mo kanina. Pero pag meron lang siyang iniisip na gusto, pero pag may parang siyang remote, Lara kanta. Kanta din siya. So nakitaan niyo naman siya na gusto, parang gusto rin niya ng show. Nag-i-enjoy siya kapag pinapaano niya. Sige, enjoy siya. Okay naman po sana lipat-lipat. Hindi naman. Wala siyang jet lag. Natutulog lang siya buong flight. Pagdating dito, tulog siya paggabi. Dati pa yan kasi this is not her first time to be here in the Philippines. First. O second na. Nung 2 years pa lang siya, ganun din. Natulog lang sa plane. Pagdating, pag-uwi namin doon, ganun din siya. Tulog din siya. Pinapapanood po ba siyang local films, shows? Hindi, kasi minomonitor ko muna yung nursery rhymes lang siya. Lahat, lingwahe yan. Merong maraming Tagalog na mga nursery rhymes. Una, pagbaba niya sa bahay, manunood siya niyan. Hindi ko siya pinaka-allow na manunood ng English na Peppa Pig pag hanggat hindi ako satisfied na ilang oras siya nagnanunood ng Tagalog. Sabi ko, hindi muna, hindi pa. Tapos pag satisfied ako, sige, we watch English. Gusto ko yung Tagalog muna. Tapos pag umaga niya, gusto kong sabihin niya, guys, magandang umaga po, nanay. Yun ang una niyang sasabihin. Magandang? Magandang? Mm-hmm. Umaga? Umaga? Lara po? Nanay. Sino kasi? Mukha daw niya si Julie Vega. Ay, kinala niya si Julie Vega? Ano naman? Paano po? Ay, meron siyang kanta. Pwede yan. Langga. Can it be wrong? Paano niya naintindi doon sa kanya si Julie Vega, mami? In my past, I fell in love with you. Paano? Kagabi lang yun ah. Kagabi lang yun yung tinuro. Kantahin mo yan kasi Julie Vega. Sino kagabi lang niya nalang? Kagabi. Paraging niya naririnig ko, hindi ko talaga tinuro. Bilis-bilisan ko, paulit-ulit. Pinanood ko ng... Yak, look like you. Siya, yes! Yes! Lara, do you like to Alaira. Sorry po. Hindi ba ako na daw screen name, Lara? Parang Lara Croft. Pwede. Lyra? Tanongin mo siya. Lyra, do you like to I want to go swimming. Okay, ma. Ma, gusto mong mag? Lamoy. Gusto mong mag-artista? Do you wanna be an actress? Yes. Oh. Dapat ganun daw. What do you like most about the Philippines? What do you like in the Philippines? I
You like that? Ano yung gusto mo dito sa Philippines? You like that? Wala. Tahimik siya. Huwag di ba nagpunta po kayo ng El Nido? Oo, yung ligo-ligo. Ayun. Ligo-ligo. Ay, naku. May swimming lesson kasi yan doon sa UK. Mahilig siya sa diver yung dad niya. Mahilig siya mag-tubig. Alam mo naman bata. Kaya pala naman po sumuswimming. Tsaka... Pumunta kayo ng El Nido? Oo, pumunta kami ng El Nido. Tsaka, ang rule ko sa kanya talaga pa, bawa ngayon, may manununood. Pinapasabi ko sa kanya ngayon, ayaw niya. Ay, doon din na. Hindi ko siya pinipili. Wala. Ganun ko wala. Hindi niya gusto. Hindi ko siya yung, sige na. Kasi alam mo, yung kapatid ko, yung abogado na ngayon, nakakatawa yun, maliit pa siya, na pag may bisita, tinatawag siya habang naglalaro. Tapos pinapasuot yung costume ng folk dance, pinapasayaw. Ngayon, yung abogado na siya, talagang galit na galit siya. Sabi niya, ano, that is a violation of the rights of the child. Gagano niya siya, naglalaro pa yung batang yun. Naalala ko yun palagi. So kaya ngayon, pag-ayaw ni Lyra. Pinakapangarap niyo para sa kanya po? Kung ano gusto niya. Kung ano talagang gusto niya. I mean, I wanted her to be somebody, but pag ayaw niya. And I what I want for her is really to just enjoy, happy. Enjoy siya sa buhay niya. Yung when I say enjoy, talagang make friends, mag-travel. Yung hindi ko nagawa dahil mahirap kami. Oo, kaya gusto ko magtrabaho ng, ano, magkikita ko ng pera para mag-enjoy siya. Pero parang maano din yung baka magtaging tamad na rin siya. No? Kasing spoiled, ano? Pero mabait naman siya, at least baby pa. Yeah, lalo na pag lumaking, malalaman mo na kung ang interest niya talaga. Mm-mm. Kunti na rin. Sa ngayon, mayroon nakikita, pero mag-iiba pa yan. Marami iba pa yan, Ming. Oo, baka mo. Lala. Pinsan ko siya si Beauty Queen. Ah, oo, pwede yung Beauty Queen. Miss Earth Mindanao, first runner-up. Sasali siya sa pageant, Planet, ano yun? Planet International. Ah, pwede. Yes. Ito ba sila niya ano yung Herli? Oo. Aso may lahi pala kayo ng bitay ni Mami. Pwede rin naman si ano, di ba? Si Catriona Gray. Oo, Catriona Gray. Ah, madunong siya! Ready? We'll say, Philippines! Oh, Lara Taylor. So, what is the essence of a woman? Philippines! Ready? Go! Wala. Kapagod na siya. I go, Philippines! Kasi yung Pepa nalaglag eh. Hawakan, malito. Philippines! Ready? Go! Philippines! Ah, yun. Pwede. Would you like to be a beauty queen? Hindi kumakanta siya yung, kasi yung kanta yung dan, yung sa Miss Universe, yun yung kinakanta niya pag sinabi niyang Miss Universe, dan. Nagsugab. Yikes. Ka ba? Kabaho. Wahad. Ifnin. Talata. Ano pa? Aba. Hamsa. And then? Seta. Ota. Ocha. Hindi ko nga lang. Mami, kilala niyo yung Jet family ba yun? Ano yun? Si Black Man. Black Man. Alam niyo, pamilyar kayo. Ano? Bata. Oo, anak niya, lalaki si Jet, tsaka si ano, mga ganyan din. Inglisera, Australia. Parang nakita ko yan. Black Man. Dito. Ito rin kay Mom, ganun. Sulahay. Kayo ano, ni... Di ba, no? Para ma-expose sila eh. Merong kantang tinuro yung ninang niya, Islam na kasi. Ano daw ito? Muhammad is the only one God. Something like that. Katahin mo? Rasulallah. Inallah. Muhammad. Rasulallah. Sino yung turo po sa kanya? Yung ninang niya, Islam na kasi. Maganda din. Daming alam ni ano, Ira, no? Pwede pa nating turuan ni yung mga. Kung ano. Ano pa bang pwedeng ituro kay Lyra? Mm-hmm. Pero yung mga ABCD, tapos na siya. Bahay kubo, gusto niyo marunong din siya magbahay kubo. More than traditional songs. Yung mga ano, yung common na tinuturo sa bata. Inisip ko nga minsan baka turuan ko siya. Yung talagang kanta na kanta yung OPM. Oo, me. Meron siyang favorite pag nagkaraoke. Dancing Queen. Oo. Oo, sumasayo. Dancing Queen. Lolo. Oo.
So, pwede mo yung pagkailangan siya, ikaw ang kukontakin din. Oo. Makukontak. Nandiyan naman ako. I'm all over the social media. Can be very easy. Yung eh, busy ka rin, tipo ba? May karir ka rin. Mm, ngayon, maming. Meron akong radio show. Oh. Minsan nga, nangyari, nagtitaping ako, may ini-interview ako virtual. Tapos ang ingay niya, di siyempre nakuha. Sabi ko, oh, tahimik ka dyan. Nung nag-edit ako, nagkamali ako sa edit. Hindi ko pala natanggap yun, natanggal yun, na-eri talaga yun. Lyra! Oh, umiiyak siya. Sabi ko sa producer, tanggalin niyo yan, off the air mo na yan. Kasi ganun, magde-record ako, nandyan siya. Minsan pa nga one time, nakita kong hinahawakan na yung microphone ko. Sabihin mo nga. This is Effie Barker. Welcome to? Welcome to Effie Barker TV and Chess. I'm your host, Lyra Taylor. Wow. Kaya nung December, ginawa ko yan. Siya nag-introduce sa show.